ito ang ikalimang video ng ating tinatalakay kaugnay sa damdamin ng Panginoon sa mga pakikitungo ng mga tao sa Kanya. At ito naman ang pangatlo tungkol sa Kanyang pagagalit. Kung papansinin po natin, sa nakaraan ay meron tayong nakita na pitong bagay na nagpapasaya sa Panginoon. Pagkatapos ay medyo marami-rami rin ang mga bagay na nagpapalungkot sa Kanya. Dalawang video na ang ating natalakay tungkol sa Kanyang mga pagagalit na nangangahulugan na mas maraming pagkakataon na nagagalit ang Panginoon kaysa siya ay naging masaya sa mga pakikitungo ng mga tao sa Kanya. Hindi naman ito nangangahulugan na malungkot ang Kanyang buhay dito sa lupa sapagkat ang focus niya ay ang Kanyang Ama. Masaya siya sa pakikitungo ng Ama sa Kanya. Marahil ay nagkataon nga lamang na hindi siya masaya sa mga ginagawa ng mga tao at yan po ang nagpapakita sa likas ng tao. Ang nahulog na kasalanan ay hindi kaaya-aya sa Diyos at nangangahulugan ito na dapat ay malaman talaga ng tao ang kalooban ng Panginoon. Ang sa gayon ay kapag ka ito ay Kanyang nasunod ay magiging masaya ang Panginoon sa Kanya. At yan po ang dahilan ng mga video na ito. Pagkakataong ito ay titingnan natin ang mga bagay na nagpagalit ng sobra sa Panginoon para malaman ninyo kung hanggang saan ang ating pag-uusapan. Ang ilan ay tungkol sa pakikitungo ng mga relihiyosong tao. Ang ilan naman ay naipahayag sa pamamagitan ng mga talinghaga. At ang isa ay nung magalit siya nang nais siyang himukin ni Pedro na huwag pumunta sa Jerusalem nang sa gayon ay hindi siya papatayin doon. Ang usaping ito ay isa pang level ng pagagalit ng Panginoon ng sobra-sobra at patuloy ko ipinapaalala na ang layunin nito ay upang maiwasan natin ang mga bagay na ayaw ng Panginoon at kung paano dapat nating gampanan ang mga bagay na nais niya. Ang unang nais kong ipakita sa atin sa pagkakataong ito ay walang iba kundi sa panahon na siya ay pumasok sa templo. At doon ay ipinagtabuyan niya ang mga tao, binaliktad ang kanilang mga lamesa. At diyan ay makikita natin na talagang galit na galit ang Panginoon. Bakit nga ba? Nais kong basahin ito sa John chapter 2 verse 15 to 17. At ang isa ay sa Marcos 11:15. Ganito po ang sinabi sa Juan 2:15-17. And he made a score of cords and drove them all out of the temple with the sheep and the oxen. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And those who were selling the doves, he said, take this off away and stop making my father's house a place of business. His disciples remembered that it was written, till for your house will consume me. Sign ko naman ang nakasulat sa aklat ng Marcos 11:12. When they came to Jerusalem, he entered the temple and began to drive out those who were buying and selling in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. Habang ang mga bagay na ito ay aking pinag-iisipan, ay nakita ko na malamang ito ay magkaibang event na nangangahulugan dalawang beses ginawa ng Panginoon na siya ay pumasok sa templo upang ipagtabuyan ang mga nagtitinda ng kung ano-ano sa lugar na yon. Ang isinulat ni Juan ay makikita natin o mapapansin natin na ito ay ginawa niya sa pasimula ng kanyang pagmi-ministeryo. Karugtong ito ng kanyang unang himala nang gawin niyang alak ang tubig sa kasalan. At agad pagkatapos noon, ay tila siya ay nagpunta sa lugar na yon at nakita nga ang ginagawa ng mga tao sa templo na kung saan siya ay nagalit. Samantala, sa aklat ni Marcos, ay mahaba na ang kanyang pagmi-ministeryo at tila napadaan siya muli sa lugar na yon at nakita niya ang mga ginagawa ng tao at muli ay ipinagtabuyan niya ang mga ito. Mapapansin din natin na nung una niyang gawin ito, ayon sa sinulat ni Juan, ay tila walang reaction na matindi ang mga religious leaders sa kanya. Subalit nung gawin niya ito, ayon sa pagkasulat ni Marcos, ay siya ay pinagtangkaan ng patayin ng mga religious leaders. Tila ito ay nagpapakita
na itong mga religious leaders na ito ay may kapahintulutan sa ginagawa ng mga tao sa templo. At siyempre marahil kapag ito ay may kapahintulutan mula sa kanila, ay ito ay pinagkakapirahan nila. Isa pang kaibahan ng sinulat ng dalawa sa aklat ni Juan ay gumawa siya ng panghampas, samantala ay hindi gayon sa sinulat ni Marcos. At ang isa pa ay may mga kasamang tupa at mga baka o oxen nang una niyang paalisin ng mga tao doon. Marahil ay may natutunan ng konti ang mga tao sa kanya, subalit hindi sila lubusang tumigil sa kanilang ginagawa. Ngayon ay makikita natin dito na first time na gumamit ang Panginoon ng physical. Tila handa siya na makipagtunggali alang-alang sa templo. May sinabi po sa aklat ng Mateo 12, talatang 18. Ito po ang sabi rito. Here is my servant whom I have chosen, the one I love, in whom I delight. I will put my spirit on him and he will proclaim justice to the nations. Verse 19. He will not quarrel or cry out. No one will hear his voice in the streets. Mga bagay na ito na inihula tungkol sa Panginoon ay makikita natin na ang Panginoon Jesucristo ay sinabing hindi po siya makikipag-away. Ano po ang ibig sabihin nun? Bakit dito ay tila handa siya sa anumang physical na confrontation? Ang ibig pong sabihin nito, ang Panginoon pagdating sa kanyang sarili, pagdating sa siya ay saktan, pagdating sa anumang bagay na gagawin sa kanya ng personal na pananakit, ay hindi po siya gaganti. Subalit pagdating sa kaluwalhatian ng Diyos, ay dito talaga siya nagkakaroon ng matinding galit na nagawa niyang tila ihanda ang kanyang sarili sa anumang physical na confrontation pagdating dito. Isang bagay mga kapatid ang matututunan natin sa Panginoon na siya po ay hindi parang bakla na pwedeng gawin ang gusto nilang gawin laban sa kanya. Bilang isang karpintero, siya ay matipuno at makita naman natin na tila takot na takot ang mga tao sa kanya nang gawin niya ang bagay na ito. Bukod po doon ay physically malakas po ang Panginoon. Nakikita ito sa panahon na siya ay pinagbuhat ng krus habang sinasaktan ng ilang oras din naman. Pero pansinin natin ang dahilan dito kung bakit siya nagalit ay ginagawa nilang palengke ang templo ng Diyos. Yan po ang sinulat ni Juan. Alam natin na ang templo ng italaga ito ni Solomon para sa Diyos ay isang banal na lugar. At makikita natin ang approval ng Diyos mula doon nang bumaba siya doon. At yan ay makikita natin sa ikalawang kronika. Maraming bagay ang sinabi ang Diyos sa panahong yan bilang pagtanggap sa templo na lugar na pakikipag-ugnayan ng tao sa kanya o ng mga Israelita sa kanya. Sa aklat ng Juan ay sinabi niya na ito ay ginagawa nilang palengke. Subalit sa sinulat naman ni Marcos ay sinabi niya na ginagawa itong lugar ng mga mandarambong, robbers. Para po maunawaan natin ang bagay na ito, marami pong mga Israelita ang galing sa malayong lugar. At upang hindi po sila mahirapan sa kanilang pagdadala sa kanilang mga handog, ay kailangan nila ibenta ito doon sa kanilang lugar. Halimbawa ay kung meron silang hayop na dapat ay ihandog sa Diyos, ibenta muna nila ito doon sa kanilang lugar upang marahil ay pera ito na dadalhin nila sa templo. Pero dahil pagdating sa templo ay kailangan ng handog na dugo, ay kailangan nilang bumili muli ng hayop mula doon. At sa mga pagkakataong yan ay sinasamantala ito ng mga malamang ay mga religious leader dahil hindi ito gagawin ng mga tao na ordinaryo. So makikita naman natin kalaunan na sila ay nagalit sa pagtataboy ng Panginoon sa mga ito na nangangahulugan sila ang nasa likod ng mga ito. So pagdating ng mga tao sa templo, sila ay muling bibili ng mga hayop na kanilang ibibigay sa mga saserdote para iandog. Subalit meron na pong mga patong ang halaga nito. Pero bukod po dyan,
ay dapat ay ginagawa nila ito sa labas ng templo, subalit makikita natin na sa loob na ng templo nagaganap ang mga bagay na ito. So ang Panginoon ay hindi po nakapagpigil sapagkat meron po siyang matinding paninibugho sa kanyang puso alang-alang sa templo ng Diyos. Ngayon po, ang mahalaga sa atin ay maunawaan natin kung paano natin maaaring nagagawa ito sa ating kapanahunan. Naniniwala ako na sa kanilang kapanahunan sa Old Covenant ay nagagawa nila ito ng physical. Subalit pagdating sa atin ay maaari nating magawa ito sa pamamagitan ng spiritual na aspeto. Alam natin na ang templo ng Diyos sa kasalukuyan ay ang ating mga katawan. At paano nangyayari na ito ay tila nagiging palengke o kaya ay lugar ng mga mandarambong? At yan ay kapag ka punong-puno tayo ng pag-aalala, sa halip na punong-puno tayo ng pagpapasalamat at pananalangin sa Diyos, ay punong-puno tayo ng pag-aalala ng pagkamakamundo o kaya ay corruption sa ating puso. At yan ay dapat nating pag-isipan. So kung tatanungin ko po kayo, kayo ba ay punong-puno ng pananalangin? Are you praying to God without ceasing? O punong-puno na tayo ng pag-aalala, ng pagkamakamundo, at kung ano-ano pa? Pero isang bagay pa, no, mga kapatid, na maaari din naman itong mangyari sa mga lokal na iglesia na kapag ito ay ginawang lugar ng business, in many ways, nararapat na tignan natin kung ano ang ating iglesia. Ito bang ating iglesia ay talagang lugar na kung saan ay nagkakatipo ng mga tao upang hanapin ang Diyos, upang pasalamatan ang Diyos, o kaya ito ay lugar na kung saan ay punong-puno ng mga mapagkakapirahan. It became a place of business. At maging aware tayo, napakaraming maaring paraan na nagagawa ito sa loob ng ating mga simbahan. Hindi lamang doon sa may mga nagtitinda, walang problema sa mga bagay na yon, kundi yung ating mga pamamaraan sa mga pagkakaloob ay gumagamit ang mga ilang mga ngaral ng sobra-sobrang talata, wala sa ayos na paggamit ng mga talata nang sa gayon ay makakuha sila ng malaking halaga sa kanilang mga pagkakaloob. Balikan po natin ang ating mga personal na buhay. At nais kong sabihin sa inyo na meron pong sinabi ang Panginoon na sa mga huling araw ay mawawala po ang pananalangin ng marami. Sinabi ng Lucas 18:8, "However, when the Son of Man comes, shall he find faith?" At yan po ay sinabi niya pagkatapos na ibigay ang isang talinghaga tungkol sa nararapat na pananalangin ng mga mananampalataya ng walang patid. At sa bandang huli ay nagbigay siya ng katanungan, "However, when the Son of Man comes, shall he find faith?" Na ang ibig niya sabihin, "However, in those days, before the Son of Man comes, are there still Christians that are praying, making intercessions to the Lord?" At yan po ay magandang evaluation para sa ating mga personal na buhay. Kung papansinin ninyo ang banal na kasulatan ay makakakita kayo na karamihan sa mga ginagawa ng Panginoon na himala ay nangyayari sa araw ng Sabat. Ano nga ba ang dahilan bakit nagaganap ang bagay na ito? Unang-una po, mga kapatid, ay sapagkat sa araw ng Sabat nagkakaroon ng pagkakatipon, nangangahulugan na ito yung pagkakataon ng Panginoon nang sa gayon ay maisagawa niya ang pagbiministeryo sa may mga karamdaman. Pero bakit nga ba siya nagagalit sa mga religious leaders? Yan ay sapagkat hinahadlangan siya sa kanyang ginagawa, pinaparatangan siya na lumalabag sa mga batas ni Moises o batas ng Diyos at nais siyang patayin. So makikita natin na ang Panginoon ay tila sinusubukan din naman ng mga religious leaders na ito. He was challenging them, do they really love people or do they love themselves? Or are they pretentious about being godly and loving people? Mayroon po akong mga ilang pinili rito na mga kaganapan na kung saan ang Panginoon ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Sa Matthew chapter 12, verse 10, basahin ko po ang bagay nito.
hanggang sa mga sumusunod na talata. Going on from that place, he went into their synagogue and a man with a shriveled hand was there. Looking for a reason to bring charges against Jesus, they asked him, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" He said to them, "If any of you have a sheep and it falls into the pit on a Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? How much more valuable is a person than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath." Then he said to the man, "Stretch out your hand." So he stretched it out, and it was completely restored, just as sound as the other. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. Sa pagkakataong ito ay tila sinusubukan ng Panginoon na doon sa isang sinagoga ay meron doon nagpupunta na isang lalaki na kung saan ang kanyang kamay ay tila hindi kagamit-gamit. At ito ang pagkakataon nila na subukin siya kung talagang sumusunod siya sa batas ng Diyos using this man. At makikita natin na siya nga ay tinanong, nararapat ba na magpagaling sa araw ng Sabat? At sinabi ng Panginoon na napakahalaga ng buhay ng tao, dapat ay hindi ipinagpapabukas o ipinagpapaliban ang pagbibigay ng mga nararapat na tulong sa kanila. At yan po ay kunwari na hindi nilalabag ng mga tao ito, hindi nila pinapagaling ang mga may karamdaman na nakikita lang naman nila sa araw ng Sabat dahil nga sa kanilang pagngingilin sa ikapitong araw. Pero ang totoo, mga kapatid, ay wala pong kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga tao ito. Ang daming mga ganito na dumarating sa kanilang mga sinagoga, pero wala po silang ginagawa na pananalangin at ang ginagamit nila na dahilan ay sapagkat hindi sila maaring magpagaling sa araw ng Sabat. Subalit ang katotohanan ay wala pong kapangyarihan ang Diyos na gumagawa sa kanilang buhay. Idinadahilan lamang nila ang batas ng Diyos para hindi subukang pagalingin o ipanalangin ang mga taong ito. Nais ko pong basahin ang isa pang kaganapan dito sa Lucas 13:10-17. On a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hand on her, and immediately she straightened up and praised God. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue leader said to the people, "There are 6 days to work, so come and be healed on those days, not on Sabbath." The Lord answered him, "You hypocrites! Doesn't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out and give it water? Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her?" Diyan ay makikita natin na isa na namang kaganapan na pinagaling ng Panginoon ang isang babaeng kuba, kinukuba ng masamang espiritu for 18 years. Pero alam nyo, malamang ang nasasagasaan dito ay yung kanilang ego na wala nga pong nangyayaring himala sa kanila, kaya sila nagagalit sa Panginoong Kristo. Bukod sa kanilang ego, nandoon ang kanilang pagkaingit sa kanya na pinapalabas na lamang nila na siya ay palalabag sa kautusan ni Moises. So makikita po natin dito na para sa Panginoon o kaya ay para sa Diyos ay makikita natin na napakahalaga ng buhay ng tao. At ang sino mang dapat nagpapakita ng pagkareligyoso ay dapat pahalagahan niya ang buhay ng higit sa lahat. Huwag niyang ilagay sa alanganin ang buhay ng tao na tila baga ipinapalagay niya na siya ay masunurin sa Diyos. So anumang ginagawa ng tao na pinangingibabaw
ang kunwari pagsunod sa kautusan ng Diyos para iwasang tumulong sa pangangailangan, lalo na yung mga napakahalagang pangangailangan ng tao, ay nagiging hindi kalugod-lugod o nakakatuwa sa Panginoon. It is prejudicing the life of the people for the sake of their religiosity. Prejudicing the life of the people for the sake of their religiosity. Sa bagay na yan ay ikinagagalit po yan ng Panginoon. Muli, sa bagay na ito ay makikita natin na harap-harapan ay sinabihan na ng Panginoon ang mga taong ito ng mga ipokrito. Yan ay dahil sa hindi pagpapahalaga sa buhay ng mga tao. Punta tayo sa pangatlo at ito yung mga talinghaga. Ang una ay tungkol sa the parable of the unmerciful servants. Meron po tayong anim na talinghaga rito, kaya't hindi ko po babasahin ito sapagkat alam ko na kayong mga estudyante ay alam ninyo ang mga ilan sa mga talinghaga ng Panginoon. Lalo't higit marahil dito sa talinghaga ng unmerciful servant, alam natin ang kwento ng Panginoon dito na ito ay may isang lalaki na pinatamad ng kanyang amo sa kanyang napakalaking pagkakautang na kahit ibenta niya ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang pamilya ay hindi magiging sapat para mabayaran niya ang kanyang pagkakautang sa kanyang amo. Subalit dahil sa kanyang pagsusumamo ay pinatawad siya ng kanyang amo. Subalit paglabas naman ng taong ito mula doon na masaya dahil sa siya ay pinagbigyan ng kanyang amo, nung makita niya ang isang lalaki na nagkautang sa kanya na matagal na rin niyang sinisingil, ay sinakal niya ito. At pagkatapos ay ipinabilanggo, nabalitaan ng kanyang Panginoon ang kanyang ginawa at siya ay pinatawag muli. At makikita natin later on na nandoon ang puot ng kanyang amo sa kanya sapagkat yung maliit niyang pagkakautang kumpara sa kanyang pagkakautang sa kanyang amo ay hindi po niya napagbigyan o napatawad. Nais ko lang pansinin ang mga ilang bagay tungkol sa kwentong ito. Na ang lalaking ito ay lumuhod sa kanyang amo nang siya ay humingi ng kanyang habag. Na kahit malaki ang kanyang pagkakautang, ay hindi po siya nakaranas ng anumang pananakit ng kanyang amo. Subalit kung babasahin natin ang verse 28, Matthew 18:28, ganito po ang sabi. But when that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins, he grabbed him and began to choke him. Sinakal po niya. Pay back what you owe me, he demanded. Ituloy ko po sa verse 29. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay it back. So humingi po siya ng konting paumanhin at hayaan na babayaran niya ito sa mga susunod na araw. Pero hindi po siya pumayag. Sa halip, siya ay kanyang ipinabilanggo hanggang sa bayaran niya ang kanyang pagkakautang. Pero isipin sana niya, paano makapagbayad ang taong ito sa kanya kung nandoon siya sa bilangguan? Dahil doon ay isinumbong siya ng kanyang mga kasama sa kanilang Panginoon na muli siyang ipinatawag. Pakinggan po ninyo ang sinabi ng kanyang amo sa kanya. Sa verse 32, then the master called the servant in. You wicked servant, he said, I cancel all the debts of yours because you begged. So that you have mercy on your fellow servant, just as I had on you. In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all that he owed. Ngayon po, diyan ay makikita natin, it's not simply putting him into jail. Nandoon yung tinatawag na mga ipapatorture niya ito, torturers. Ang aral dito, mga kapatid, ay ang hindi pagpapatawad. Alam natin na tayong mga mananampalataya ay pinatawad ng Diyos sa ating mga malalaking pagkakasala na hindi natin kayang bayaran. At alam din naman natin na maging sa pananalangin ay tinuturo ng Panginoon ang tungkol sa pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin nang sa gayon tayo ay patatawarin. So tingnan po ninyo ang naging kalalagayan ng lalaking ito.
na dahil sa hindi siya marunong magpatawad, ay binawi ng Panginoon niya ang kapatawarang iginawad sa kanya. At hindi ba yan ang sinabi ng Panginoon na sino mang hindi marunong magpatawad ay hindi rin siya patatawarin ng Diyos? Huwag nating dayain ang ating mga sarili. Alam natin ang katotohanan ito. Subalit maraming Kristiyano ay pinananatili nila yung sama ng loob sa kanilang mga puso sa mga taong nagkasala sa kanila. Maalala ko yung sinabi ng isang mga ngaral na ang sino mang may kapaitan sa kanyang puso ay tila pag-inom ng tubig na may lason na inaasahan niya na yung kanyang namumuhiang tao ay malalason. Siya ang malalason sapagkat siya ang may kapaitan. Pag binasa po ninyo ang kwentong ito sa King James, ay makikita nyo na tila ibinigay siya sa mga demonyo. Those demons are the torturers of people who doesn't know how to forgive. At alam nyo mga kapatid, hindi lamang po yung mga torturers na yon ang nakakatakot doon, kundi yung pagbawi ng Diyos sa kapatawarang iginagawad sa atin. So malinaw po dyan na ang Panginoon o ang Diyos ay galit sa mga taong hindi marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa kanila. Meron lang po akong isang katanungan na nais itanong sa iyo. Meron ka bang mga torturers sa iyong buhay dahil sa iyong kawalan ng pagpapatawad? Sasabihin ko sa iyo, galit din ang Diyos sa iyo. Ang susunod nating talinghaga is the parable of the wedding banquet. At sa kwento rito ay mababasa natin na meron pong piging sa kaharian ng Diyos. At pagkatapos sa verse 3, sabi niya, he sent his servant to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Tingnan po ninyo ang sinabi sa verse 5. But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest says his servant mistreated him and killed him. The king was enraged, he sent his army and destroyed those murderers and burned their cities. Pagkatapos noon ay tinuloy ng hari ang kanyang piging, pero siya ay nagpaimbita na lamang sa mga tao sa labas. Basahin ko po ang verse 11 at sa mga susunod. But when the king came in to see the guests, he noticed a mother who was not wearing wedding clothes. He asked, how did you get in this without wedding clothes, friend? The man was speechless. Sa verse 13, then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing their teeth. Ang nakikita kong ikinagalit ng Panginoon dito ay dalawa. Una, ay hindi pagbibigay ng prioridad sa kanyang paanyaya. Pangalawa, ay hindi paghahanda na maging maayos sa araw ng piging. Ano po ang ibig sabihin nito? Bagamat nais ko munang sabihin ang kahulugan ng talinghagang ito na tumutukoy malamang sa mga Hudyo at mga Hentil, na yung mga Hudyo na pinili ng Diyos na inaanyayahan sa kanyang kaharian ay tumatanggi sila. At ang pangalawa ay sa mga tumugon sa paanyaya ng Diyos, subalit kalaunan ay hindi po sila naghanda, nagdamit ng maayos sa araw ng piging. So pareho po ang dalawang ito na makakatikim ng puot ng Diyos. Sa personal na application sa buhay natin ay ito yung hindi pagbibigay ng prioridad sa gawain ng Panginoon. Marami tayong idinadahilan, tinatanggihan natin ang gawain at pagsamba sa Diyos at doon ay makikita natin ang galit ng Panginoon. Pangalawa, ay yung nararapat nating paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Dito ay makita natin muli ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaisipan na maging maayos tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. So ang katanungan po sa atin dito ay tayo ba ay ginagawa nating prioridad ng mga bagay na nauukol sa Diyos? At pangalawa,
tayo ba ay naghahanda na maging malinis sa muling pagbabalik ng anak ng Diyos? Dalawang bagay po yan. Una ay ang pagpapakabanal sa ating sarili, 1 John 3:3. At ang pangalawa ay ang patuloy na paggawa ng naayon sa kalooban ng Diyos, pahayag 19:7-8. Sa mga talatang yan ay pinapakita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng nararapat na pananamit sa pagbabalik ng anak ng Diyos o sa araw ng kanyang piging. Punta tayo sa isa pang talinghaga at ito yung talinghaga ng hindi tapat na alipin. Dapat nating maunawaan na pagkatapos isa-isay ng Panginoon ang mga kaganapan sa mga huling araw, ay nagbigay siya ng talinghaga na kung saan ay kailangan ng pagiging matapat bilang mga lingkod ng Diyos bago ang kanyang muling pagbabalik. So basahin ko po sa inyo Mateo 24:45-51. Sinabi po rito, "Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them food at the proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. But suppose that servant is wicked and says to himself, 'My master is staying away a long time,' and he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites where there will be weeping and gnashing of teeth." Kung papansinin po ninyo, ay pareho po na lugar na kung saan ay magngangalit ang mga ngipin na katulad ng naunang talinghaga ang pagdadalhan sa lingkod na ito na hindi naging tapat sa kanyang gampanin. So ano po ang ipinapakita sa atin dito? Ipinapakita na dapat anuman ang ating ginagawa sa ubasan ng Panginoon, our professing service to the Lord must all be done in faithfulness. Ginagawa natin ng may buong katapatan at hindi pananamantala sa ating mga kapwa manggagawa. Pagkatapos ay meron pong tatlong talinghaga sa aklat ng Mateo 25. Lahat ng mga talinghagang ito ay nagpapakita ng pagkabigo ng maraming nagsasabing Kristiyano na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang unang talinghaga ay tungkol sa 10 birhen na kung saan yung 5 doon ay naging pabaya sa kanilang relasyon sa Diyos at sila ay naubusan ng langis na alam natin na tila mga iniwan ng banal na espiritu. So ang aral dyan ay kahit tayo ay mga nilinis na ng Diyos kapag tayo ay naging pabaya sa ating relasyon sa Kanya, ay baka bawiin ng Diyos ang Kanyang banal na espiritu sa atin. Ang pangalawang talinghaga ay tungkol sa mga pinagkalooban ng talento. Ilang beses ko na rin po nagamit dito sa Bible School ang talinghagang ito na ipinapakita ko na lahat ng mananampalataya, totoong na born again, ay siguradong pinagkalooban po yan ng Diyos ng kaloob. Yan ay sapagkat nais ng banal na espiritu na ang kanyang mga lingkod ay gamitin ang mga biyayang ito o ang mga gift na ito sa ubasan ng Panginoon. Yan ay sinabi ng huling bahagi ng 1 Peter 4:10. Kung papansinin po ninyo na itong mga aliping ito o mga alagad na ito, sila po ay pinagkalooban ng kanilang gawain sang-ayon sa kanilang kakayanan. Sa huling bahagi po yan ng verse 15, "It's according to his ability." So meron pong binigyan ng 5, meron pong binigyan ng 2, at meron pong binigyan ng 1. Inasahan sila ng kanilang Panginoon na gamitin ang kanilang mga talento. Alam natin ang nangyari. Yung tumanggap ng 5 ay agad niyang ginamit ang bagay na ito at siya ay kumita ng 5. Gayon din ang ginawa ng tumanggap ng 2.
Pareho ang dalawang ito na tinanggap ng kanilang Panginoon ng may kagalakan at kasiguraduhan na meron silang magiging kakaibang kalalagayan sa kanyang kaharian. Subalit, pansinin po ninyo itong kinagalitan ng Panginoon, tumanggap lamang siya ng iisang talento, subalit hindi po niya ginamit. Sa halip ay ihinukay niya ito. At ano po ang sinabi niya nung siya ay pagsusulitin na ng kanyang Panginoon? Sinabi po niya, natakot po ako sa inyo sapagkat kayo ay umaani ng hindi ninyo itinanim. Nangangahulugan po yan, bigyan po natin dyan ng pansin ang kanyang pagkatakot din naman at siya din naman ay may kaalaman tungkol sa kanyang Panginoon. I know and I was afraid. Pero ganun pa man ay hindi po niya ginawa ang nararapat sa bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Kaya't kung papansinin po ninyo, yung galit ng Panginoon sa iba't ibang dako ng Biblia ay makikita natin na ipinag-utos ng Panginoon na kunin sa kanyang talento, ibigay doon sa mayroon na pagkatapos ay hulihin at gapusin ang tamad at masamang alipin na yan at itatapon din sa lugar na kung saan ay mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin araw at gabi. Ang ikatlong talinghaga sa Matthew chapter 25 ay ang parable of the sheep and goats, na dumating ang paghihiwalay sa mga hayop na ito. Ito ay larawan ng mga Kristiyano. Pero ano po ang ipinapakita ng talinghagang ito? Nais kong maunawaan natin yung unang talinghaga, the parable of the 10 virgins, ay tumutukoy ito sa individual na relasyon ng tao sa Diyos. Ang pangalawang talinghaga ay tumutukoy sa relasyon ng mga mananampalataya sa kanilang kapwa mananampalataya na kinakailangan ay gamitin nila ang kanilang mga talento sa ikaunlad din naman ng pananampalataya ng iba. Itong huling talento ay obligasyon ng mga mananampalataya sa mga tao sa mundong ito na dapat lang ay tumulong sila sa kanilang kakayanan na ibinigay ng Diyos sa mga pangangailangan. Ituturing nila na ang kanilang mga ginagawa sa mga dukha ay ginagawa nila sa Panginoon. Sa bagay na yan ay malamang ay mas madali nating maunawaan na ang buhay ng Kristyanismo ay hindi pwedeng kampante lang. Mayroon tayong obligasyon sa ating relasyon sa Diyos, mayroon tayong obligasyon sa ating kapwa, mga mananampalataya, at meron din tayong obligasyon sa mga nangangailangan sa mundong ito. At kung titingnan ninyo, lahat ay may pananagutan po tayo na ang maaring kahantungan ay walang hanggang puot ng Diyos. Kung papansinin po ninyo at hanapin po sa inyong mga Biblia, ay makakatagpo po kayo na marami pang mga talinghaga dyan na nagpapakita na marami pang mga kinapupuutan ng Panginoon na ginagawa ng mga tao laban sa Kanya. Subalit, nais ko napuntahan natin yung bagay na ikinagalit ng Panginoon kay Pedro. So, basahin ko po sa atin ang Matthew chapter 16, 21 to 26 at unawain po natin. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders and the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord," he said. "This shall never happen to you." Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have the mind and concerns of God, but merely human concerns." Then Jesus said to the disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their lives will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit his soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" Dito ay makikita natin ang sinabi ng Panginoon kay Pedro, "Get behind me, Satan." Ito kaya ay makatotohanan o ito ay parang biro ng Panginoon?
At ako'y naniniwala na hindi po nagbibiro ang Panginoon sa bagay na ito. Pero ano nga bang ikinagalit ng Panginoon ng gayon na lamang nang sabihin ni Pedro na hindi siya dapat pumunta sa Jerusalem nang sa gayon na hindi siya mamamatay doon? Una ay nais kong maunawaan natin na maaring sa ilang minuto o ilang iglap ay kinalulugdan tayo ng Panginoon, katulad ng nangyari kay Pedro. Kung babasahin natin ang mga unang talata, nang sabihin niya sa Panginoon, nang tanungin sila kung anong masasabi nila sa kanya, at si Pedro ang sumagot, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Sa panahong yan ay nakita ko na unang pagkakataon na napamangha ni Pedro ang Panginoon. Yun ay sapagkat yung pahayag na sinabi niya ay nanggaling sa Ama. At yun ay bunga ng malapit na relasyon sa Diyos. Mapapansin nyo na tila ilang ikot lamang at pagkatapos noon ay sipinagsabihan naman siya ng Panginoon, "Lumayo ka sa akin, Satanas." Ano nga ba ang meron sa sinabing ito ni Pedro? Una, hindi po nagagalit ang Panginoon ng ganito sa mga lagad sa ilan sa kanilang mga kabiguan. Maraming beses din na makikita natin na may mga ilang failure ang mga mananampalataya, medyo nadismaya ang Panginoon sa kanila, nagagalit ng konti ang Panginoon sa kanila. Pero pagdating dito ay makikita natin na ibang-iba talaga ang galit ng Panginoon. So, yan ang katanungan natin. Ano nga ba ang dahilan? Bakit ganito na lamang ang galit ng Panginoon kay Pedro dahil sa sinabi niyang ito? Hindi siya sinabihan ng Panginoon nung hindi nagpatuloy na makalakad sa ibabaw ng tubig si Pedro na, "Satanas, lumulubog ka na." Hindi po. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, "Bakit ka nagduda?" So, titingnan po natin bakit ganito na lang ang puot ng Panginoon sa sinabing ito ni Pedro. Ano ang sinabi ng Panginoon sa mga alagad na siya ay pupunta sa Jerusalem at pagkatapos ay magdurusa siya sa kamay ng mga matatanda at siya ay papatayin, subalit muling mabubuhay sa ikatlong araw? Napakaganda sana ang pagkakataon nun na inunawa ng mga alagad na ang Panginoon ay muling mabubuhay pagkatapos ng tatlong araw, ay hindi na sana nila susubukang hadlangan ang Panginoon o kaya ay magiging matapat na rin sana sila sa kanilang gagawin sa kanya. So ang dahilan ng pagparoon ng Panginoon sa Jerusalem ay upang ibigay ang kanyang buhay, at alam natin yan ay para sa katubusan ng sangkatauhan. At kaya tinatanggihan ng mga alagad, hindi lamang po si Pedro, ang gagawin ng Panginoon na ito ay sapagkat inaakala nila na mas nakikinabang sila sa Panginoon habang kasama nila. So isa sa mga dahilan ay yung pampersonal na pakinabang ni Pedro sa presensya ng Panginoon sa kanila. Ganyan din naman ang ikinagagalit ng Panginoon sa maraming mga sumusunod sa kanya alang-alang sa personal na pakinabang. Ang hindi nakita ni Pedro rito ay yung pagtupad ng Panginoon sa layunin ng kanyang buhay. "For the Son of Man came to give His life as a ransom for many." So ibibigay po niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng marami. Yan po ay layunin ng buhay ng Panginoon. Nais ko pong sabihin sa inyo, marami pong layunin ng buhay ng Panginoon nung siya'y pumarito dito sa mundong ito. Naparito siya para itatag ang kaharian ng Diyos. Naparito siya para ipakita kung paano tayo mabuhay bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Ipinakita niya kung paano tayo makapanumbalik sa imahe ng Diyos na nawala sa atin, pero isa dyan ay ang napakahalaga na ibigay niya ang kanyang buhay bilang katubusan ng sangkatauhan. At dyan ay makikita natin, mga kapatid, na kapag ka ang Panginoon ay hinahadlangan sa layunin ng kanyang buhay, ay alam niya na ang nasa likod nito ay ang Diablo. Kaya nung sabihin ni Pedro sa kanya na hindi dapat siya pumunta sa Jerusalem, hindi dapat mamatay ang Panginoon, ay pinagsabihan siya, "Get behind me, Satan." At yan ay dapat nating matutunan sa ating buhay.
na katulad ng Panginoon, anumang bagay na hahadlang sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay ay itinuturing niya na galing sa Diablo. Ulitin ko po yan, mga kapatid. Anumang bagay sa buhay ng Panginoon na hadlangan siya sa kanyang layunin ay itinuturing niya na ang nasa likod nito ay ang Diablo. So dapat ay isaisip natin ang katotohanan. Every time na gagawa tayo para tuparin ang nais ng Diyos na siyang layunin ang ating buhay, sa ating pagpapakabanal, sa ating personal na relasyon sa Diyos, sa ating paglilingkod, sa ating kapwa mananampalataya, sa paggawa ng kabutihan sa mga tao sa mundong ito. These are some of the purposes of our life. And every time na tayo ay nahahadlangan o hinahadlangan, ay ituring natin na ang Diablo ang nasa likod nito. Hanggat hindi pumapasok sa ating isipan ang katotohanan ito, ay patuloy tayong nagiging pabaya sa ating mga layunin ng buhay. Tandaan natin ang isang katotohanan na ang pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo ay maraming aspeto. At katulad ng lagi kong sinasabi, to become like Christ is to become like His character, to become like His attitude, to do what He did in this world, and to have His pure motives in everything. Lahat ng aspetong yan, kapag meron pong humahadlang sa atin, ay dapat nating isipin na ang nasa likod nito ay walang iba kundi ang Diablo. Ito ang dahilan kaya maraming Kristiyano ay malamya ang kanilang mga pananampalataya, ay sapagkat akala nila normal lang ang ganon. Hindi nila isinasaisip na ang hadlangan ng layunin ng buhay natin sa mga bagay na idinisenyo ng Panginoon, nais ng Diyos, ay galing sa Diablo. Ninanais ng Diablo na tayo ay hindi kapakipakinabang ng mga mananampalataya, at dapat ay ituring natin na katulad ng Panginoon, this is of the devil, away from me, Satan. I must have to do the purpose of my life. At makikita nyo na magkaroon ng revolusyon ng ating buhay. Our Christian life will be revolutionized kapag inisip natin na ang paghahadlang sa layunin ng ating buhay ay galing sa Diablo. Katulad nawa tayo ng Panginoon na hindi tayo papayag na ma-divert ang layunin ng ating buhay. Nakikita ko ang buhay ng maraming Kristiyano na pabaya sa bagay na ito sapagkat hindi nila nakita ang attitude ng Panginoon whenever He is being hindered in the purposes of His life. At yan ang dahilan, kaya gayon na lamang ang galit ng Panginoon kay Pedro na sabihan siyang Satanas, ay sapagkat hinahadlangan niya ang isa sa mga layunin ng Panginoon sa kanyang pagparito sa mundong ito. Mga kapatid, napakaiksi lamang ng buhay na nais ng Diablo na hindi ito kapakipakinabang para sa ating manunubos. Kaya't nawa, sa tuwi na napapasok ang Diablo para hadlangan tayo sa mga nais nating gawin, ay huwag tayong maging katulad ng maraming Kristiyano na nagrarason at tuwang-tuwa na nagre-resulta sa hindi nila pagkaganap sa kalooban ng Panginoon. Muli, yan ang mga ilan sa mga dahilan kaya ang Panginoon ay nagagalit ng sobra-sobra. At dapat nating ilagay sa ating isipan na nananatiling ipinakitang halimbawa ang mga bagay nito sa atin upang iwasan natin ang pagagalit ng Panginoon sa atin at gayon din naman ang kanyang mga puot na alam ko na magre-resulta pa rin ito ng walang hanggan. Magandang araw po, ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa atin. God bless.